Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Water Sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, hopefully mag-subscribe kayo sa ating channel. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, shares, lahat ng yan. At meron pa tayong ibang channel, please do check it out. Madam PTV, Unicorn Princess Tarot, at Virgo Philippines if you're dealing with a Virgo. Okay, so this is for Water Sign, Kapalaran sa Pag-ibig. Start na natin ang reading, pwede magkapalit-palit ang roles. At of course, pwede ka rin namang hindi makarelate kasi hindi ko makukuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo. Okay. So, main energy ng water sign. Your main energy is the Page of Pentacles. What's with the Page of Pentacles? There is someone from the past na maaaring either ikaw or siya ang nagbigay ng sobra-sobra dito. And maybe nare-realize mo yon, yung pagbibigay ng sobra-sobra na yon. Kasi pwedeng ikaw or siya yung nagbigay nito eh. Ng sobra-sobra, maybe attention, pagmamahal, pwedeng iba material na bagay pa nga eh. Yung alam mo yon, yung mga maaaring regalo, material na bagay na hindi mo in-expect na ibibigay sa'yo nitong person nito kasi may halaga. And, but then, ibinigay niya sa'yo. Yung iba pwedeng katumbas kasi ito ng sahod niya na pinaghirapan niya, tapos binigay niya sa'kin. Pwedeng ganun. And then, ngayon, nare-realize mo na, oh, okay. Ganun pala ako kalaga dito sa taong to. And then, nare-realize mo kung ano yung importansya mo dito sa taong to. Now, sino naman itong person na kakonect mo? Okay, we do have here the Empress. A very mature person ang nakikita natin dito. Sa inyong dalawa, ikaw pa yung nakikita kung nagkakaroon ng mga desisyon na maaaring ang iniisip mo is yung sarili mo. Okay? Hindi yung connection nyo or hindi yung person mo. Maybe sa relationship or connection ninyo. Ikaw yung mas naging mas makasarili. Okay? And then yung person mo is like more mature kind of person. Pwedeng married ka sa person na ito or nagkaroon kayo ng pagsasama nitong person na ito. And, or until now, no, may pagsasama pa rin. Pero itong person mo is like, hindi kanya kayang iwan, hindi kanya bibitawan. Kailangan kita. Maybe ang pakiramdam niya sa'yo is like a responsibilidad. Okay? Nakakatawa yun kasi like responsibilidad kanya na kung ano mong mangyari sa'yo or kung hindi naging maganda yung nangyayari sa'yo, parang kasalanan niya, parang ganun. So, yung person mo talagang willing siya magbigay. And with the Page of Wands, I feel like a lot of messages coming from this person na pwedeng hindi niya sinasabi sa'yo. Kasi mahal ka niya eh. Okay? At saka sa action, talaga nasa kanya yon. Yung more on action, ang pagbibigay sa'yo, paggawa, or pagbigay ng attention, no, more on, kung nagkakaroon kayo na pagsasama, pwedeng siya ito na ginagawa ang lahat, iniintindi ka, inuunawa ka. Okay? And ikaw itong mas more on material na bagay ang nasa isip mo kumpara sa kanya. Okay? Maybe mahal mo yung person mo, pero may mga gusto ko pang malaman or ma-experience sa mundo. Okay? So, ano yung nasa isip ng person mo? Ano nasa isip ng person mo? Okay, bottom of the deck is the Eight of Pentacles. Okay, your person is working, focusing sa money. Gusto niyang ayusin yung kanyang finances. Gusto niyang may mabuo na something. And then nasa isip niya is like, I need to focus on my future. Kailangan ayusin ko ang future ko, maging maganda ang future ko.
And with the lovers, your person is like, may gusto siyang i-cut off na connection or relationship. Pwedeng hindi sa'yo eh, pwedeng sa ibang tao. May gusto akong putulin. Yeah. Eh, mas nagpo-focus siya sa work niya eh. Kasi may gusto siyang putulin na relationship. Tell me more about the relationship or connection na gusto niyang putulin. Yeah. This could be a soulmate connection with the high priestess and the world. Gusto niya kaya, yung iba sa inyo, this could be a marriage. Or something illegal. Okay, pwedeng career. Or person. Yung iba, marriage na gustong putulin. Or yung iba, career na gustong putulin. Kasi parang feeling niya natatalo siya. Or hindi niya kinakaya. And with the high priestess in the and in the world, parang may gusto siyang something na mabuo. If you're dealing with a soulmate or a twin flame connection, gusto ko mabuo to eh. Gusto ko mabuo yung connection nating dalawa. Okay? If you're dealing with a twin flame or soulmate, kaya gusto niyang putulin or tanggalin itong connection na ito or relasyon na ito or a career. Gusto kong magkompleto tayo. Gusto kong magkasama tayo. So, ano yung emotions niya for you? Anong emotion niya para sa'yo? Thank you, Spirit guys. Thank you, Angel guys. Hindi siya sigurado. Actually, hindi siya sigurado sa mga iniisip mo. Sa mga gusto mong mangyari. Ramdam niya yung connection, a twin flame or soulmate connection. I just saw the moon kanina. Maybe yung iba sa inyo lumalabas pa ito sa panaginip mo, yung person mo. And ganun din siya sa'yo. The king and queen is here. The king and queen. Ayan. You are perfect match. King and queen of wands. Okay? And ramdam niya yon. Ramdam ko yung connection nating dalawa. That's the energy. Kaya lang parang hindi siya sigurado sa mga iniisip mo, sa nararamdaman mo. Maring iniisip niya, teka lang, baka nag-a-assume lang ako. Baka nag-a-assume lang ako. Baka hindi mo na ako mahal. Baka hindi mo na ako gusto. Baka ayaw mo na sa akin. Okay? And what will happen in the near future for the both of you? We do have here Eight of Swords. The Ace of Swords. Kuha tayo one last card for water sign. Your person is really stressed. Maybe hindi siya masaya kung nasaan siya ngayon. Yeah, could be a third party situation. Or a very sad connection. Feeling niya wala siya napapala. Feeling niya nasa maling tao siya. Or maling connection siya. Kasi punong-puno ng panloloko or pagtatago. Hindi siya nagiging totoo. And gusto niya nang umalis. Yung iba sa inyo, hindi person yung kakonect mo. Ay, hindi person yung pinatutungkulan natin dito. Hindi third party. Possible a sitwasyon, a career na hindi na siya masaya. Okay, so in the near future, yan. Yeah, bottom of the deck is the Empress. This is your person. Being happy, being mature, ganun pa rin. Mature talaga siya mag-isip eh. Yung person mo. Oh, okay. Okay, okay. Actually, I can see a relationship, a connection na tatapusin or aalisan to have this. Ikaw ang gusto ng person mo. Gusto niya ng relationship sa'yo. And talagang gagawa siya ng paraan para magkaroon ng relasyon sa inyo in the near future. Aalis siya sa isang connection. Aalis siya sa isang relasyon. Or sa isang sitwasyon. Para makasama ka. Para magkaroon ng kayong dalawa. So that's it for now. Thank you for watching. Sana naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you all and bye-bye.